Diyos, God light po. Una po sa lahat ay aking kinikilala ang dakilang San, na siya po ang God Almighty, na siyang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay po sa ating lahat. Una po rito ay ang langit, Diyos Ama. Pangalawa ay ang lupa, Diyos Anak. At pangatlo, mga kapatid ko, ang katawan ni Adan, Diyos Espiritu Santo. Akin din pong kinikilala ang nilikha ni Adan, siya po si Eva, Diyos Espiritu Santa. At aking kinikilala at pinapasalamatan ang divino personal ng Diyos Ama, Ama Matid Iano Damagan Talosig, ang divino personal ng Diyos Anak, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, at divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan, na nagbigay ng buhay at magbibigay ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan. Akin din pong pinapasalamatan at kinikilala ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmacio Wilma at ang aking ina si Wilma Dalmacio. Ako po si Alma na narito sa Motherland sa Jerusalem, Parangay San Manuel na Gilian Isabela. God light po sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay ng salitang Diyos. Mga kapatid ko, kaya nga sabi ko nga, isa na naman po ito na live episode po namin dito sa Motherland Second Jerusalem, na ito hindi mababago ang mga usapan natin. Kaya nga sabi ko, marami ang mga matatalino, marami ang mga may mga alam. Pero ang mga kaalaman na nasa sa inyo, kailangan nyo pong suriin. Ito po ba ay pang sarili lamang? O ito po ba ay pang pamilya o pang barangay lamang? Bakit po ganon ang aking tinatanong o aking sinasabi po sa inyo, mga kapatid ko? Kasi po, almost everyone, mga kapatid ko, sila po ay bagay po na tao, ang lahat, almost ang tao, nagsasalita, nagsasaysay. Ang mga bagay na pinag-uusapan nila, mga kapatid ko, ay doon lamang sa libro Biblia at tungkol sa kaalaman at sa mga araw-araw na ginagawa nila. Ngunit ang katuruan pong ito, kanya pong ipinapaliwanag at ipinapakilala ang dakilang lumalang na siya pong Diyos, na Diyos, the God Almighty, mga kapatid ko. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, suriin ninyo ang inyong mga kaalaman kung ito nga ba ay mga pangsarili lamang, o ito ay pangpamilya, o ito ay pangbaryo, o ito ay pang para po lamang sa organisasyon, mga kapatid ko. Bakit ko sinasabi yon? Kami po dito, mga kapatid ko, kaya nga sabi ko, bakit kami naghahanda, bakit kami nagpa-practice ng ganito? Sapagkat ang tinuran ng Ama Martiniano at Inay Conchita ang eka nila, kailangan niyong alamin. Ako yung personal na sinabi ng Ama Martiniano na. Ang sabi niya sa akin, kailangan mong alamin ang katuruan at kilalanin mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang bumubuhay sa atin, ito ang tatlong personas na kanyang nilikha, langit, lupa at katawan ni Adan. Bakit ka ko? Sapagkat ang sabi ng Ama Martiniano, kayo o ikaw, upang sabi niya, ikaw ay haharap tao buong sanlibutan. Tao ng buong sanlibutan. Sapagkat eka nila, ang katuroang ito ay dudumugin ng buong sanlibutan. Bakit dudumugin nila? Kasi nga, kahit ayaw niyo ang katuroang ito, ang katuroang pong ito ng Motherland Second Jerusalem, at promise lang, Bicol Peña Blanca, Cagayan, isang Diyos na lumalang ng tatlong persona, o ito yung tinatawag nating Trinity. Langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo. Ang langit po ay sanlibutan. Ang lupa po ay sanlibutan. Hindi mo po pwedeng sabihin, hindi ka kasali dyan o hindi ka kasakop. Bakit? Sapagkat ang langit nga, kung ikaw ay titingala at wala ng langit na makita ka, siguro ay wala ka na nga dito sa mundo. Mga kapatid ko, ngunit kung hanggang kaya mo pang tumingala, mayroon pa kayong langit. Kasi kung hindi ka na makatingala,
wala ka ng langit. O wala ka ng buhay. Ngayon yung usapan at pagpapakilala ng buhay at katawan, mga kapatid ko. Yung buhay at katawan. Lahat tayo, ito pang international, pang sangalubungan nga kunang ni ama kanyang inay. Kaya po dudunuyugin ito sapagkat lahat tayo ay may buhay at pag-uusapan na po natin yung buhay natin. Lahat tayo ay may buhay. Lahat po tayo ay may katawan kung kaya't panahon na na ating pong kilalanin at alamin ang kwento ng buhay at ng ating katawan. Mga kapatid. Doon sa isang katuruan ang sinabi ng isang kapatid ko na magkaiba daw ang hininga sa buhay. Ninang. Ano ang hininga at ano ang buhay? Ang hininga at buhay, mga kapatid ko, ay iisa lamang. Kaya nga dito, aking sasabihin po sa inyo, ang Diyos na makapangyarihan, inilikha niya po ang langit ng Diyos Ama, lupa ng Diyos Anak, Adan at na siyang pong Diyos Espiritu Santo. Ito yung loob, ito yung tatlong persona o ng Trinity na linikha, mga kapatid ko, ng dakilang lumalang na siya po yung liwanag. Ngayon, mga kapatid ko, yan na yung tatlong persona na bumubuhay sa atin. Kaiba po, kung tatingnan natin, yung tatlong persona ba na yan ay konektado pa sa ating katawan? Konektado nga ba? Kaya nga lang kung sinasabi. You believe on God? Yes, you do. What is your connection to God? Yun na, hindi na maipaliwanag. Ngayon, pupunta ako dun sa sinasabi ko sa inyo, tatlong persona o ng Trinity. Ano ang connection ng tatlong persona o ng Trinity sa atin? Mga kapatid, ito yung tatlong persona na buhay. Ano ito? Isip, puso, at katawan. Ito yung tatlong persona. Mga kapatid, yung puso ay simbolo ito ng langit. Kasi ito yung buhay. Yung isip, mga kapatid ko, ito yung simbolo ng Diyos Anak ng lupa. At ang katawan na ito, simbolo po ito ni Amang Adan. Kasi si Amang Adan, siya po ang pinagmulan o siya po ang pinagmulan ng ating wangis na tao. Mga kapatid, ano ang tatlong persona na kahulugan ng Diyos? Ito yung liwanag, buhay at pag-ibig. Ngayon, pupuntahan muna natin, paano ang tatlong persona na nasa sa ating katawan o ang Trinity na sa ating katawan, mga kapatid ko? Ay ang isip, ang puso, at ang buong katawan. Mga kapatid. Sapagkat ang langit ay buhay, at ang lupa ay ang ina, at ang personal ni Amang Adan, ito na tao na tayo makita. Mga kapatid. Gusto kong ipaliwanag sa inyo na hindi ko sinasabing mali kung anuman yung mayroong kayong katuruan o kaalaman. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang kaalaman mo ba na yan ay baka namang pang sarili lamang. Para sa iyo lang. Ngunit ang aking sinasambit o aking pinapaliwanag ngayon ay pang sanlibutan, pang sangalubungan na kunan ni Ama. Bakit? Sapagkat sangalubungan at dati biyag. Sangalubungan nandiyan ang lupa. Sangalubungan andiyan ang langit. Kaya sangalubungan. Yung kwento mo tungkol sa pera, halimbawa, hindi kasali yung walang pera. Pag ang kwento mo sa magandang bahay, sa mahal na bahay, sa expensive doon, ay hindi kasali yung walang pera pa din. Ngunit pag-usapan Diyos, mga kapatid ko, lalong-lalo na, linikha ng Diyos, may pera ka man o wala, may bahay ka mang bato o wala, kasali ka sa usapan. Mga kapatid ko, yung bang kahit man yung sinasabi nila na mga palaboy na walang tirahan, walang bahay, kasali pa rin kasi nakatira dito sa lupa. Ngayon ang tanong. Kaya nga dito sa bagay, kung ano ang mapapala ng tao tungkol sa mga bagay na kinento natin.
ang Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, mga kapatid ko, ay mayroon siyang katuruan. Na ang katuruan ng Inay Conchita ay ang iisang Diyos na siyang liwanag na lumikha ng langit, lupa at katawan ni Amang Adan. Mga kapatid ko. Ngunit ang Inay Conchita, mga kapatid ko, hindi parte sa kanya o hindi niya ganap na magturo. Ang ganap niya ay mamatunay sa Ama. Yun po yung ganap. Ngunit bakit ko pinapatunayan na ang katuruan ng Inay Conchita ay ang iisang Diyos na siyang liwanag, langit, lupa at katawan ni Adan? Sapagkat ito na yung usapan namin way back 2013, December. 2013 yung ano? Nang isang kapatid ay kunestyon kami na siya daw ang pinagbili na ng motherland. Ang tanong, ano ang motherland? That was December. December 8, if I'm not mistaken. 2013. Mismo sa police station. Kasi pinipilit nila na sila daw ang pinagbili na ng motherland. At kami daw kailangan mapalayas. Kaya, ang tanong ko, kung ikaw pinagbilinan, bakit ano ba ang motherland? Ngayon ang sabi niya, ang motherland daw, Diyos ina. Paano naging Diyos ina ang motherland? Sabi niya, dahil daw sa Ave Maria. Ngunit yung una pa lamang, sabi nga, ano ang motherland? Ano ang katuruan ng motherland? Kung ikaw ay tunay ka na naniwala ng motherland, Second Jerusalem, tinuruan ka ng inay, ano ang katuruan ng motherland? Sabi ng Ama eh, ang grade 1, itong lupa. So di niya sarita nga, kuna na diya kanta, grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Sino di siya nga, grade 1 lang, no read, no write, itong si inang lupa ito. No read, no write siya. Pero no read, no write man siya, siya yung sinusulatan, siya yung pinipirmahan ng tao. Bakit? Sa pamagitan, nagpipirma sila, sa pamagitan pag magtanim, pag magbungkal ng tao. So ngayon na, so iku-continue ko yung kwento sa inyo. Kung ikaw mismo tinuruan ka ng inay, tinuruan ka ng Ama, anong katuruan mayroon ka? Ang katuruan ng Ama Martiniano at Inay Conchita ay ang isang Diyos na siyang liwanag. Nang pinagmumulan ngayon ng liwanag ay ang araw. Bakit? Kasi may ring na yung liwanag. Siyang lumikha ng langit na siya pong Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo. Kaya nga sinasabi nila, ina daga. Paanong naging ina ang daga? Paanong naging ina yung lupa? Yun yung tinangnan. Sabi niya, Diyos ina. Paanong naging Diyos ina ang lupa? Kasi siya daw ang pinagmulan. Paano ka nagmula sa lupa? Ayan, bawat salita ay mayroong pong kahulugan at bawat kahulugan ay mayroong kapaliwanagan. Bakit kailangan ma-question ang mga bagay na ito? Upang lumabas yung katotohanan at maisiwalat ang katotohanan. Katulad niyan, kahit sa mga kapatid natin doon sa Promised Land, pag tinanong, adamit ni ina daga makaamong, kasano nga nagbaring nga ina daga? Isu ti pagkapuan ti masapul tayo. Kaya mga asawan, no ay jay lalaki, uno jay may isang ama, intent na jay masapul mo, inadaga mo isunang. Hindi. Hindi po yun yung sapat na eksplenasyon kung paano natawag ang lupa na inadaga. O motherland, o yung paborito nyo, Mother Earth. Kasi ayaw nyo ng motherland eh, Mother Earth. Paano yung naging ina ang earth? Ang lupa. Dahil sa kapirasong lupa, naging tao, ito po si Eva.
hindi po nanggaling si Eva sa tadyang, kundi si Eva ay nanggaling sa kapirasong lupa. At ang lumilok sa kanya, mga kapatid, ay walang iba kundi si Amang Adan. Kaya ngayon tanong, sino si Adan? May nagsabi sa akin na sino si Adan? Si Adan daw ang nagpangalan kahit mga kingdom of God noon. Napakatalino daw ni Adan na siya pong nagpangalan ng lahat ng bagay na mayroon. Mga halaman, mga hayop and everything. Yan lamang po yung mga patunay, mga kapatid ko, na ang mga kwento na yon ay hindi katotohanan. Bakit ka ako hindi katotohanan? Kasi nga, kaya ito may isang bagay na isang kapatid din ang napag-usapan namin noon. So pinag-usapan namin kung ano itong, kung sino si Amang Adan, sino si Ina Eva. Then, si Amang Adan, kasi ang usapan, langit, lupa, katawan ni Adan, and then si Ina Eva, sabi niya, si Ama Martiniano daw ang nagpakilala, at si Ama Martiniano daw ang mostra, demonstra. Ang sabi ko, huwag muna tayong pag-usapan yung demonstra, yung iisang Diyos, yung langit, yung lupa, at katawan pa lang ni Adan ang usapan. Hindi mo pa nga idadagdag si Eva, dinagdag mo na si Ama Martiniano. Kailangan para magkaunawaan tayo, kaya ngayon ang sinabi ko. Kung sinabi ninyo na si Inang Eva ay nanggaling sa Gumamela Silis, wala pa pong Gumamela noon, wala pang halaman. Kailan nagkaroon ng halaman ang mundo? Noong 1001, mga kapatid ko na pala. Kasi noong 934 na taon na sinaktan siya mga dan, wala pang halaman doon. Natapos pa ang 66 na taon, noong 1,000 taon, binigyan nila ng 1 taon pang palugit, kaya 1,001, doon pa lamang tumubong mga halaman. Mga kapatid, doon pa lang. Ngayon, kung idadagdag mo, sasabihin mong, ang inay, ang Ina Eva, ay galing sa Gumamela Silis, huli ka na. Kaya nga sa lahat ng mga kinakausap ko, sabi nila sa akin, anong verse yan? Walang verse kasi nahuli pa yung Biblia. Sa Biblia wala na gadawan. Mga kapatid ko. 934, 935 palang simulan ang paggawa ng Biblia. Paano ang naganap? 934. Anong mga nangyari sa loob ng 934? Yun ang mga kwento na wala kayo. Mga kapatid. Well anyway, bakit nga ba ngayon ay talagang grabe ang pagpapaliwanag na po namin? Kaya nasabi ko nga sa inyo, na sinabi ng isang kapatid kahapon na kung wala ng rason, no, kung walang tatanggap at kikilala sa Diyos na makapangyarihan naging tao sa pangalan at katawan ni Adan, ano pang rason na babalik siya? Patuloy ang pighati. Mga kapatid, patuloy ang magiging pighati natin. Ngunit ang pag-ibig ng dakilang lumalang sa mundong ito o sa tao, mga kapatid ko, ang langit ay nagpersonal bilang tao at ang lupa ay nagpersonal bilang tao upang sila ang mamatunay at magpakilala kung sino talaga o ano talaga ang Diyos. Kaya nga ngayon, mga kapatid ko, sabi ko, kung yung mga kwento lagi ko kahit din dito minsan, mga kapatid ko, may kwentuhan po sila na maglaba, may kwentuhan sila na mag-araro, magtanim ng palay, mag-ani, lagi kong sinasabi, hindi kayo mag-aani ngayon. Kaya lagi kong sinasabi dito kung saan-saan napupuntang usapan, hindi natin kailangan ng mga usapan na yan. Kasi sa ngayon, panahon na mag-uusap tayo, pag-usapan natin kung ano ang Diyos, kung ano yung connection natin sa Diyos, kung paano naging Diyos ang Diyos, yun yung mga usapan. Yun ang mga usapang pangsangalumbuan. Kasi kung business mo, kung trabaho mo ang usapan, pang sarili mo lang yan, hindi pang buong mundo. At tayong lahat, kako sa kanila, ay nagtitrain tayo. Training ito, humarap tao buong mundo. Kaya nga, mga kapatid ko, akin ding actually binabalikan ang mga unang araw sa Promised Land.
Napakadumating ang tao, mga kapatid ko, tinatanong na sinasabi, Diyos Godlike, Diyos Apo. Din tatanungin, na o sasabihin, napakasaya namin na may isang Diyos na dumating sa aming piling. Ngayon tatanungin, ano ang pangalan ng Diyos na dumating sa amin? Siyempre, isang napakalaking puzzle na ano yung dumating? Bakit Diyos? Usapan. Ngunit ngayon ang magiging usapan na kumusta kayo, DJ Ayan Yungay? Anya nakatalong kayo, nagtalong kayo? Anya ti Ubrayo matatangay? Hindi po yun ang usapan. Mga kapatid ko. Kaya nga lang po sinasabi din dito. Kailangan natin mag-training tayo ng usapan na pang-Diyos kasi nandi dito tayo pag-usapan ng Diyos. Hindi kung saan ka magaling. Kasi kung doon ka magaling, hindi ako doon magaling. Ibig sabihin, para sa iyo lang yun. Hindi rin para sa akin. Mga kapatid. Kung ang kwento mo, kaya nga ito sabi ko noon sa isang kapatid, sino kayang may kasalanan, ang ama at ina kaya o tayo mismo? Kasi tayo ay inaruga, tayo po, mga kapatid ko, ay pinakisamahan ng ama at inay. Kaya ang tuloy, lahat ng alam natin, lahat ng mga bagay na yun, ang sabi na natin, katotohanan. At ang napakasakit dito, tumigas ang ulo natin, kala na natin, tayo na yung katotohanan. Pero mark my word. Ang bawat usapan na ipinag-usapan ninyo ama sa ama at ina, baka ang mga usapan nyo yan ay pang sarili mo lamang yun. Sinabi niya kung sino ka. Sinabi niya kung ano ka. Kaya nga may isang kapatid ako na sinabi ng inay noon na sabi niya, darating pa kayo sa punto na maghihirap kayo ng gusto ng hanggang walang-wala kayo. Ngunit huwag kang mag-alala, darating din ang panahon, makakaahon kayo. Anong usapan yun? Hindi pang sangalubungan yun, pang sarili nila. Kaya nga sabi, let us going to separate all those things. Mga magagandang usapan, mga magagandang bagay na sinabi ng ama at ng inay, yan ay pang sarili mo lang. Ngunit ngayon, ang usapan, mga kapatid ko, ay pang buong mundo. So grateful. Lahat ng naging usapan namin kay Ama Martiniano, puro pang buong mundo. Kasi ang sabi niya sa akin, alamin mo, sabi niya sa akin, ang Diyos na makapangyarihan. Na lumikha ng tatlong person na langit lupa. Habang ikaw e kanya sa akin, ay naghihintay. So, ang tanong, ano po ang hinihintay ko? Ang sabi niya, ang hihintayin mo ay ang hari ng buong mundo. Hari ng sanlibutan. Yun ay darating. Mga kapatid ko. So, kung hari ng buong sanlibutan, hindi pang sarili, kundi pang buong sanlibutan, kasi mismo itong darating, hari ng sanlibutan. Many are wishing na darating siya. Many are hoping na darating siya. Kaya lang ang tanong, pag dumating siya, makikilala mo kaya? Paano mo makikilala? They were saying na darating second coming of Jesus Christ. Pag dumating si Jesus Christ, makikilala mo kaya? Kahit nga lang sa Facebook, minsan iba-iba yung mukha niya. May Jesus Christ na maitim, may Jesus Christ na maputi. May Jesus Christ na mas bata, may Jesus Christ na may matanda. Pag dumating talaga siya, kaya nga ngayon, maraming sabi, ako na si Jesus Christ. Ma. Hanggang ngayon, ilan sa mga sinabi ko sa nakalipas na mga araw, na sinabi ko nga sa inyo katulad niyan, many of us claim the truth. But no one knows what is the truth. Katotohanan na yun. Marami ang nagsabi, umangkin ng salitang katotohanan. Ngunit mismo yung katotohanan na salita, hindi nila maipaliwanag kung ano yun. Ano ang katotohanan? Marami ako nagtanungan yan, nasabing kamali ako, mali ako, at sila daw ang totoo. Ngayon ang sabi ko, anong totoo mayroon sa'yo?
iba na yung kwento niya. Katulad niyan, mga kapatid. Yung isang kapatid ko, nasabi, gusto niya harap-harapan, maganda yun. Yung sabi niya, huwag niyo kong kakalabanin, hindi ako nakikipaglaban. Hindi ako nakikip. So what? Bagay na, anong bagay pa na patutunayan ko? Wala akong bagay na patutunayan sa sinuman. Kasi hindi naman ako edukadong tao. Kung ikaw sana abogado, patunayan mo ang sarili mo pagkabogado mo. Eh ako, wala akong patutunayan po sa inyo. Mga kapatid ko. Na kailangan ako magsalita ako ng everything or magkwento ako ng sarili ko. Bakit? Anong patutunayan ko? Wala akong patutunayan. Kaya yung pagkukwento sa sarili, pinapatunayan mo yung sarili mo, hindi Diyos. Kaya ang usapan ng topic ko, Diyos, ano ang Diyos? Mga kapatid. Ayaw niyo yung araw na siyang Diyos? Okay lang. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. No. Hindi mo pa nga alam kung anong connection mo sa araw, hindi mo alam ang connection mo sa Diyos. And then you open your lips and said, hindi ka pumapayag, hindi mo tinatanggap na Diyos yung araw. Balikan natin. Dito sa Motherland, Second Jerusalem, hindi diretsang sinabi at hindi diretsang ipinaliwanag ang pagka-Diyos ng araw. Ngunit sa isang kwento ng pagdating ni Ama Martiniano dito sa Promised Land, dito sa Motherland, ang sinabi niya, hindi ako pwedeng pumasok kasi wala akong ID. Ang sabi ng inay Conchita, di ay, Ama. Di ay. Imagine mo yun. Nasaan yung ay? Mga kapatid. Anong tinatawag niya, anong sinasabi niyang di ay? Yung mata. Yung sun. Mga kapatid ko, di ay, yung mata. Ano yung mata yung na makikita natin? Mga kapatid ko sa taas. Yung araw. Hina mo. And then you said, tinuruan ka ng inay. Kaya nga sabi ko, baka kulang. Kailangan mo pang alamin yung iba. Kasi nga sabi nga, doon sa katuruan, to learn what is good, 1,000 days are not sufficient, 1,000 years are not sufficient. But to learn what is bad, 1 day is too long. No one knows God. Kaya nga dito, ito yung isang bagay na pagtatalunan, ano nga ba, sino nga ba talaga si Amang Adan? Ang sinabi sa amin, na isa sa mga haligi ng Promised Land, na ang sabi ni Ama Martiniano, darating sa lugar na iyan, ang tao na magtatanong, magku-question kung ano ang Diyos at kung ano ang Adan na iyan. Ano nga ba si Adan? Sino nga ba si Adan? Sa katuruan ng Motherland at ng Promised Land ni Ama Martiniano at Inay Conchita, ipinakilala at sinabi niya sa amin na si Adan ay kasama sa tatlong persona na bumubuhay sa atin. Isa pa, medyo short ko lang. Yung sinabi ko kanina na tatlong personas na buhay, isip, puso at katawan, ilan ang nakita mo dun sa isip, puso at katawan? Isang katawan na lang yun. Yan yung isa sa mga paliwanag kung bakit iisang Diyos, bakit iisang Diyos, mayroong tatlong persona, paano yun? Iisang Diyos na lumikha ng tatlong personas, isang langit ang nilikha niya, isang lupa at isang katawan ni Adan. At ang langit, lupa at katawan ni Adan ay nag-isa sa isang katawan. Paano nag-isang isang katawan sa isang katawan? At saan sila nag-isa na katawan? Nag-isa sila sa katawan ni Adan. Ang katawan ni Adan ay galing sa salita. Mga kapatid, ito yung kaganapan ng salita na word become flesh. Iti sa o, nagtulang, naglasag. Ang salita, nagkalaman, nagkabuto. Ibig sabihin, tao na siya. Ano yung tao na yan?
Bakit ko sinasabi ipinipilit sa inyo o pinapaliwanag sa inyo na si Adan ay galing sa tubig, galing sa salita? Sapagkat kung titignan natin, ano nga ba ang Diyos? Ang Diyos po ay verbo. At ang verbo ay salita, pikas, at wika. Ang salita ay salita. Ang bigkas ay salita. At ang wika ay salita pa rin. Mga kapatid ko, ngayon, ano ang salita? Ang salita po ay Diyos. So kung ang Diyos ay salita, kaya nga ito yung sinasabi. Isa sa mga post ko po sa Facebook, ay sa YouTube. Ano ang totoo doon? God is word or word of God? God is word. Ngunit paano nila minamanipula ang kwento at ginagawang word of God? Mga kapatid, tingnan mo. Sila ang gumawa ng sarili nilang katuruan, si ay pangaral, at sila din ang gumawa ng sariling kaibahan. Sila actually ang gumawa, pagka grammar sana, sila po ang gumawa nung mga alituntunin, nung grammar na sinasabi. Mga kapatid ko. Ngunit kung titignan po natin,